after good afternoon. Nasanay kasi yung good morning kapag gabi. Kaya yun. So, hi, good morning and good evening sa ating lahat. So, I know it's super late na yata para mag-start pa ako ng ganito kasi magte-10 na po. So, yan. Hi, Miss Mau. Hi, Josa. Yan. So, konting hintay lang bago tayo mag-start. So, for the topic for tonight. Hello, Kuya Harrison. Hi, Ma'am Mau. So, yun. Konting ano lang. Sharing lang. Kanina kasi, nag-live ako. It's my first time, actually. Tapos, every may magpa-pop up sa screen, na nawawala ako sa topic na sinishare ko. So, balik ngayon, ang gagawin ko na lang siguro is mag-shoutout na lang ako mamaya after ng topic. But for now, is maghihintay lang muna tayo ng iba pang mag-tune in. So, yun. Mamaw, naka-filter tayo ngayon. Kasi hindi pa nakapagpahinga maayos. Hello po, Kuya Jerome. Hi, Tintin! I miss you! Hi, Ate Vidya. So, bali yung first topic na in-start natin kaninang umaga is yung how to properly set your goals in life. So, for tonight's topic naman, how to keep focus in your goal. Miss you, Martin. So, para hindi naman kayo naabala sa pagpupuyat, mag-start na lang tayo and I hope madaming mag-replay. Hi, Jam! Thanks for tuning in. Hi, Amir! I miss you! Ayan, so, I really need your mga 10 to 15 minutes lang naman siya for tonight. So, bali mag-start na tayo, Mamaw. Kaninang ulitin pa lang ulit, no? Para sa mga late na nag-tune in. So, kaninang umaga po ang topic natin is on how you can properly set your goals in life. So, for tonight naman po is how to keep focus in your goals. So, yun. Mga, may ilang na list lang ako dito para dyan. Kung paano nga ba tayo magfo-focus sa goals natin sa buhay. So, yun. Ayan. So, once you set your goals in life, kailangan nung maging seryoso sa dito, sa bagay na to. Right? So, nandito ako sa station ko sa bahay. So, yun. So, kailangan mo maging seryoso kapag nag-set ka ng goals mo sa buhay. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, para hindi lang tayo naglalaro. Like, for example, kapag nag-set ka ng goals mo sa buhay, and then hindi mo naman siya sineseryoso. I mean, hindi mo siya sineryoso. So, ibig sabihin, parang naglalaro ka lang para saan yung sinet mong goals. So, ibig sabihin, hindi talaga totoo yung pag-set mo ng goals na yun. So, I have 7 things here on how you can keep a focus on that. For example, ang sinet mo sa buhay is all about business. So, ano nga ba yung mga kailangan mong gawin para mag-focus ka dun sa bagay na yun, sa goals mo na yun, to achieve it, syempre. So, daily dapat yun yung pag-remind mo sa sarili mo. Kapag, lalo na kapag may mga bagay kasi sa atin, madalas may experience na nakakapang down, parang walang changes na nangyayari sa buhay ko like that. So, kailangan lang natin i-remind yung sarili natin parate. Sinet ko tong goal na to para sa akin. O di kaya naman, kung pang long term yung goals na yun, kailangan mo siyang i-break down yung goal na yun, which is, kailangan mo lang ma-meet yung every month na goal mo sa buhay. Para ma-achieve mo totally yung pinaka-goals mo sa buhay mo. Like what I've said, i-break mo yung goals mo or mag-set ka ng goals mo for month
I mean, monthly. For example, long-term yan. Katulad nung sinasabi ko kanina, long-term siya na goals mo sa buhay. For example, yung example ko kanina about sa akin na lang personal goal ko sa buhay is kailangan mong magkaroon ng time frame mismo. Kasi hindi naman, alam naman natin na time to time, kailangan may ma-reach ka talaga. Hindi yung mismong goals mo, andun ka na agad. So, madaming struggles, oo, nakakapanghina ng loob, madami ding magda-down sa yung tao. So, syempre, hindi natin alam kung sino-sino sila. So, lagi mo lang tatandaan kung ano yung reason kung bakit mo sinet yung goal na to para sa'yo. And, yun na lang isipin mo, ginagawa mo tong bagay na to kasi hindi para sa kanila, kundi para sa'yo mismo at sa family mo. Kasi second point ko dito is, para kanino nga ba yung goal na sinet natin? So, syempre, andun na yung para sa atin kasi tayo yon, personal goal natin yon. And secondly, is for family. Okay, so, hindi naman totally priority yung kung sino-sino. Kailangan mong mag-focus sa goal mo para makamit mo siya. And then, sa third point ko naman is, like, nakapag-set ka na ng every month na goal mo, you need to celebrate every simple achievements para ma-motivate ka. So, yun. Simple celebration sa mga achievements mo. Like, for sa mga students, pag na-achieve nila yung goal nila na nakapag-graduate sila on time, hindi ba siya dapat i-celebrate? Kasi na-celebrate siya, diba? So, yun. And for business naman, for example, may goals kayo for the month of ganito, na-achieve nyo yun. So, kailangan nyo siyang i-celebrate para ma-motivate kayo the next month na meron kayong project. So, yun. Yun pala, fourth point natin yun is to keep on motivating yourself. Like, i-picture mo na siya, yung sarili mo, na na-achieve mo na yung goals mo sa buhay. Right? So, syempre kapag iniisip mo, kamusta na nga ba ako pagka ganito na na-achieve ko na yung goals ko sa buhay? Kasi dito pumapasok yung malalaman mo sa sarili mo mismo kung ano yung mga changes or ano yung mga pwedeng mangyari sa buhay mo kapag na-achieve mo na yung goals mo. Like, yung changes nga. And then, kung paano magiging mas magaan yung buhay mo kumpara sa buhay mo ngayon na nag-i-start ka pa lang to build your goal. Another point here is be international or intentional with your time. So, iset mo yung mind mo that time is gold. Hindi mo kailangan magsayang ng oras. Ilaan mo yung oras mo sa bagay na makakatulong sa pag-achieve mo ng goals mo. Right? So, hindi naman pwedeng time, ganun. But, always remember na kapag nag-set ka ng goals mo sa buhay, ay kailangan mong ibigay yung full time mo talaga dito to totally achieve your goals. And, syempre, keep a journal to track your goals. Parang magkakaroon ka ng diary. Kasi, syempre, kailangan mo ng list na nagawa ko na to. So, parang day by day, time to time, natatapos mo yung mga maliliit na bagay papunta dun sa paakyat ka na. Kumbaga, meron kang ladder dyan eh. So, paakyat ka ng paakyat hanggang sa maabot mo yung pinaka-goal mo sa buhay mo. Guys, ito lang yung medyo parang nag-ano sa akin, no? Kailangan natin ng priority. Right? So, kapag wala kasi tayong priority or hindi natin prioritize yung goal natin sa buhay, shoutout muna tayo.
Hi, Miss Shinaline. Hi, Miss Krems. Miss Bia. Hi, sis. Hello, Kuya Limel. Miss you too. Hi, Ate Jennifer. So, go back sa topic po. Ayun. So, sa pag-mindset nyo pa lang, katulad nung topic kanina, kailangan mo, hindi mo kailangan maging fixed sa mindset mo. Hindi kailangan mo ng growth mindset para lumawak yung kaalaman mo, para malaman mo na kung paano mo mas or expand yung knowledge mo para mas mapabilis mo ma-achieve yung goals mo sa buhay. And then, lastly, the last point that I have here on my notes is yung wag nating kakalimutan ng Diyos. Very special yan para sa akin kasi nung I was soul winning, ganun. Although alam natin na may Diyos, pero kilala nga ba natin siya, diba? Right? So, yung mga ganung bagay. So, always pray na kapag andyan na yung depression, andyan na yung sad ka ng set ng goal mo sa buhay, pero wala ka namang ginagawa, walang nangyayari. Walang changes, napakatagal mo na sa ganito, walang changes na nangyayari. So, discrimination, mga ganun ba? So, nakakapanghinan ng loob yung mga ganun. Pero, alam ba natin na may nagtitiwala sa atin? Right? So, kahit anong mangyari, ipag-pray mo lang siya. Ipag-pray mo, hingi ka ng guidance kung paano mo i-achieve yung goal na to. And most especially, huwag mong pilitin kung hindi talaga yan para sa'yo. Always pray for His will para ibigay niya kung ano talaga yung para sa'yo. At malay natin, baka more than pa sa goal mo ang ibigay niya sa'yo, diba? Yun, bali ganun lang kadali na yung topic natin ngayon. Hindi naman siya ganun kahirap, guys, na mag-set ng goal. Pero seryosohin natin ang pag-set ng goal. Kasi hindi lang para sa inyo yan, guys. Para sa pamilya nyo, and at the same time, kung gusto nyong makatulong sa ibang tao, kailangan lang talaga natin yan. Meron nga akong napanood, guys, na kung mayaman lang sana siya, walang maghihirap sa mundo dahil gusto niyang makatulong. So, yun, magbibigay lang ng ako na isang verse sa inyo that it is all about when God holds your hand, He never lets go. So, ayun lang, mag-pray lang tayo. So, tandaan mo, guys, God has chosen you to make your blessings too many. Don't blame your situation or don't be discouraged. Don't panic, just wait and hold on to God. So, may mga reasons lahat ng nangyayari. And, yung ginagawa ko din ngayon is my reason kung bakit andito din ako ngayon sa ginagawa kong to. And, thanks to True Girls kasi na-experience ko yung mga ganito. Mahiyain akong tao, hindi ako nagganyan. Like what I've said, first live, FB live ko yung kanina, and second time ko na to ngayon. So, I'm looking for improvements, and sana naiintindihan nyo din ako ngayon, mga nanonood. Hi, Ate Criselda, miss you. So, yun lang yung topic natin ngayon, and matulog na tayo, guys, gabi na. Good night, bye-bye.